Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Magandang, magandang, magandang good day sa inyo, mga kapito. Welcome back. Hindi, ito na naman ang inyong makulit na guro, ang maestro. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from... So ayan, mga kamaestro, tulad ng nauna nating video, yan po ay Mercedes G-Class. So kung mapapansin niyo, hindi ko na pinakita sa inyo yung paano sa preparasyon. Sa totoo lang, mga maestro, hindi po minasilyahan na yan na marami. Ang problema lang po ng sasakyan na yan ay may mga stone chips siya, mga butas-butas, ganun. May mga konting gas-gas, pinapinturahan na ng may-ari. At saka yung pagkakapintura noon, yung kanyang locker ay malabo. Hindi gusto ng may-ari, kaya pinaulit. So ang ginawa ng inyong kamaestro, minasilya na ang lahat ng may sira, gas-gas, butas, yan. Pirayin na rin po natin siya ng buo para ma-perfect natin lahat ng pinhole or stone chips ay mawawala. So after natin siya ma-primeran, nilihan natin siya ng 400 tulad ng dati. Pagka-primer, nag-spray tayo ng guide coat na black o kahit anong dark color. So yan, after malihan ng numero 400, may mga minasilihan pa tayo na nakita. Yan. So, mapapansin niyo dito sa episode na to, mga kamaestro, kailangan po natin bugahan ng base coat na itim. Tandaan nyo, base coat na itim ang i-spray natin sa mga part na minasilihan na yan, upang hindi po siya magmapa or manilaw. Yan lamang po ang tanging paraan para maiwasan yung paninilaw o pagmamapa. Yan. Nakikita ko po sa inyo ang tamang proseso para hindi po tayo magka-problema sa ating preparasyon. So ayan na nga po, mga kamaestro, tulad ng sabi ko sa inyo, lahat lamang po ng part na may masilya ang bubugahan natin ng base coat black. Tandaan po ninyo, base coat black po ang pinakamahusay, ang pinakamainam na pantakip sa mga hinabulan natin ng masilya, upang sa ganun ay maiwasan po natin yung magmapa siya or manilaw. So yan, dahil po yung bumper na yan ay napakaraming masilya, binauna po natin. Yan din pong frame ng headlight. Yan. Basta po marami ng masilya, wala pong problema buhuin natin sa base coat block. So yan. Ganyan po ang proseso natin para po maiwasan ang paninilaw. So yan na nga po. After po natin siyang mapugahan o ma-sprayan ng base coat black, ay magpupunto na po tayo. Ang proseso po natin dyan, mga kamaestro, ay syempre kung ano yung mga inispatan natin ng itim o ng base coat black, siya po muna nating bubugahan, siya po muna natin una nating tatakpan ng kulay na silver. So mapapansin ninyo, tinatalian ng inyong kamaestro yung ating hose. Hindi po sira yung hose nyan, naglilik lamang po yung hangin. So magiging tendency po nyan ay lalabas po yung tubig, kasi kahit po may filter ang oven, sa totoo lang, mga maestro, hindi po may iwasan, lalo ngayon malamig ng panahon, nagkakaroon po siya ng tubig gawa po ng moisture. Yan, alam nyo naman po ang moisture, may kasama po yung tubig, hangin na may tubig. Ibig sabihin po yan, malamig po kasi ang panahon ngayon, so yung hangin niya malamig, so may tendency na talagang palagi po siyang may tubig na kasama. So mapapansin ninyo, inuuna natin bugahan yung mga itim. Kulad ang sabi ko sa inyo, una natin tatakpan ng kulay yung
mga binugahan natin ng base coat black. After po niya matakpan, saka po lang tayo magpo-full coat dyan. Ganyan po ang tamang proseso dyan, mga maestro. Huwag po nating lalawain muna. Paambunan lang po muna natin siya hanggang sa magtakip ng kulay. So yan, makikita ninyo. Nagpo-full coat na po ang inyong kamaestro. Kasi po natakpan na natin yung kanyang mga kulay. So yan, mga after po natin matakpan ang kulay niyan, mga 3 hanggang 4 na full coat yan bago yan tuluyang magsara. So after po niya mag-full coat tayo at nagsara na po totally ng kulay silver, ay patutuyuin po muna natin siyang mabuti. Para po maliha natin siya ng liha na 1,200 na gamit lang. Huwag po tayo gagamit ng bago para po maiwasan natin yung sanding mark. Kung hanggat maaari po, pag magliliha lang po tayo ng ano, kasi ang lilihain lang naman po natin dyan, mga maestro, is yung kanyang dusting or alkabok. Saka may mga dumi-dumi na misa, kasi may buong pintura na pumupuslit dyan, pa manaka-naka lang naman yun. Kailangan po tuyo yung tuyo. After na matuyo yan, lilihain nga po natin ng 1,200 na luma. So yan, ganun po ang tamang proseso natin dyan. Matutuyuin po muna natin siya mabuti bago tayo magliliha, para nang noon ay makapag-final coat tayo ng mga 2 beses dyan. Sige po. So yan, mga kamaestro, kung mapapansin ninyo, ay pinapahira natin siya. Nung nakita niyo yung basahan na blue, hindi po pangkaraniwang basahan nyo, yun po yung tinatawag na taklot. Yung pong taklot ay may lagkit po yan ng konti. Kinukuha niya po o dumidikit doon yung mga dusting alikabok. Parang ano, pang nag-final coating tayo is ano, malinis. So tulad na sabi ko sa inyo, after na malihan natin siya ng 1,200 na medyo gamit na, ay pinunasan natin siya mabuti ng pigang basahan. Tapos pinunasan natin siya ng taklot, yun nga yung kulay blue na yon. After po noon, nag-spray po ulit tayo ng 2 final coating. Pa-blending lang po ang buga noon para po yung metallic niya is magpantay. Kaya po 2 final coat pa ang ginawa natin dyan na blending, is yung unang buga niya para po matakpan yung kanyang sanding mark o pinagdaanan ng 1,200. So, pangalawang blending po na yung final coating natin is para po magpantay yung kanyang metallic. Hindi po malakas ang hangin, hindi naman din po sobrang hina. Hindi naman din po sobrang layo at di rin naman po sobrang malapit. So, after po natin mabugahan yun, eto po, nagta-top coat na tayo. Clear coat na po yan, mga maestro. 2 mano lang po ang gagawin natin clear coat dyan. Alam nyo kung bakit? Kasi depende po yan sa lacquer. Yung po kasing ginagamit dito is malalapot. So, 2 mano lang, makapal na po yun. Hindi na po tayo pwedeng magtatlo pa dyan kasi masyado na siyang makapal at saka magkakaproblema na tayo dyan dahil malamig ngayon, pwede tayong matuluan o maagusan. So kaya 2 mano na top coat lang po ang ginagawa natin dyan. Top coat na po yan, mga kamaestro. So yan, mga kamaestro, kahit nga ninyo nga po ay nakatapos na tayo. Finally, done na po tayo dyan. So yan, kung mapapansin ninyo, makintab na siya. Naka-2 full coat na po tayo ng clear coat. So yan, after po natin siya magbuga ng unang buga ng clear coat, ay magpapatuyo po muna tayo ng 10 minutes to 15 minutes. Kasi malamig na po ngayon. Kung dati po ay tag-init, 5 to 10 minutes lang, pwede na tayong mag second coating ng clear coat. Pero ngayon malamig na, umaabot na po siya ng 10 to 15 minutes hanggang 20 minutes pa nga po. Depende po yun sa brand ng clear coat na ating ginagamit. So medyo malamig na nga po dito sa Kuwait. Kaya po yan, 15 minutes po tayo nagpatuyo bago natin siya sinundan uli ng 2 full coat. So sana kahit paano, mga kamaestro, ay may natutunan kayo sa inyong kamaestro. At sana po kung inyo naibigan ng ating video tutorial, mangyari lamang po na pakisubscribe na rin po sa mga hindi pa nakakapagsubscribe sa ating channel. At huwag niyo rin pong kalimutan
ang i-hit ang bell notification. At kung meron kayong makatanungan, gustong malaman, pwede po kayo magtanong sa akin sa comment below section ng ating channel. So sana po naibigan ninyo at sana pakilike na rin po. Huwag po ninyong kalilimutan na palagi po tayong mag-iingat palagi. Sige po.